Yun, kamusta mga apot? Ano ng balita sa inyo? So, another day, another week, another vlog na naman tayo mga apot. At for today's vlog mga apot, mag-unbox tayo ng isang sapatos na naman. So, ayan, pasensya mga nga pala mga apot at medyo wala akong upload na vlog lately. So, I think it's about 2 or 3 weeks na hindi tayo nakapaggawa ng vlog. Medyo busy lang tayo mga apot. Tapos yan, nakita nyo, nasa bagong area tayo ngayon. Ito ang workspace ko ngayon. Nag-ayos ako ng bahay. So ayan, ito ang vlogging area ko ngayon. So ayun nga mga apot, recently mga apot is nag-release si Jordan ng isa na namang colorway ng Jordan 1. So yan mga apot, ito nga ay ang Jordan 1 na Heritage. O, ang colorway niya mga apot is black, red, and white. So, familiar tong kulay na to mga apot dahil nga sa original colorway ng Chicago, ng mga vintage Chicago, and vintage sa Jordan 1, ito nga ang Jordan 1 Chicago. So, yan, kaya luckily mga apot na nakapag-purchase tayo ng isa, pero medyo ano rin, medyo lucky lang din talaga kasi una, nirelease nga siya ni Jordan at alam niyo naman mga apot na ang Jordan shoes is mapupurchase mo lang siya kung mananalo ka by a raffle. Pero yun, unfortunately, hindi tayo pinalad na manalo sa raffle ng pair na to. Tapos marami akong sinali yan. Sumali din ako sa basketballista. Andyan din yung concept. Tapos hindi ko na-try yung amongst few. Bago na ang raffle ng amongst few ngayon, i-install mo yung app tapos makikita mo yung drops nila doon. Tapos babayaran mo na kagad. So I'm not sure about that one. At marami rin ako nakikitang sumasali sa mga ganun. Legit naman daw. So okay, pero hindi pa rin na-try. Although na-install ko na yung app. So ayun mga port, malas man tayo doon sa raffle, swerte pa rin dahil same day, April 9, in the morning, nakita ko sa website ng Foot Locker na magre-release sila online ng Jordan 1. Tapos, sabayan nga ito mga apport ng Zebra na Yeezy na 350. So yung kasabay siya ng release. Pero yung Yeezy, hindi siya nag-release online. In-store lang siya. So good luck naman at sa pila doon nung nakaraan. So yun, nakita ko nga, nandun yung Jordan 1. Tapos, pag kiniklik ko siya, hindi siya lumalabas. Although, nasa online na siya. So, ilang minuto lang pagbisita ko ulit, nandun na siya. Kaso lang mga apport, yung sizes ng sapatos is wala na. Kunti na lang. So, luckily, may naabutan ako na isa na 9.5. At ito na siya. So, yan, Alshaya. Alam naman natin na ang Foot Locker is under ng Alshaya Group. So, yan. I-unbox na natin ito. Let's go! You know, Ricky Cruz here. At welcome to my channel. So, yeah mga apport, sealed pa siya. Wala pa ako talagang idea kung good pair ba itong nabigay sa akin ng Foot Locker or alam naman natin yung ibang. Hindi lahat ng pair is a perfect pair. Marami ring lumalabas na merong factory defect, mga something like that. Yung mga may tabingi, pangit yung tahe, may crease, yan. So, buksan natin siya, magkaalaman na. Let's go. Namatay ng good thing. Here we go. Sana lang kita siya. Yeah. First time ko siyang makikita ng personal. Ako muna ang good thing. Dito sa tabi. Ano? Silip na siya mga abort oh. White box. So yun, para naman ito, yan ang tax invoice, Foot Locker, yan. So yan ang box niya mga apport, wow, may konti lang na 2P rito dahil sa pagkaka-deliver, pero safe pa rin naman, okay pa rin yung box, hindi naman na-damage, yan may konti lang sa dulo. So yan, yan ang box niya. Hindi siya katulad nung ibang box ng
sa mga Jordan sa sapatos. So, yan the branded, the logo, the Nike swoosh with the Nike. And yung typical na box nga ng Jordan is black. Pero ito is white, gaya nung sapatos. White and red. So, yan yung sticker. Size niya 9.543 euro. So, open na natin siya. Boom. Muna sa dyan. So, yung pambalot ng pandesal mga port, yan pa rin. Hindi bago ako sa pag-unbox ngayon. Wala akong lamesa. So, boom, mga port. Ang maganda. Naamoy ko na siya. Tignan natin. Wow. Pagkabunan itong box, ha. Tingnan muna natin ito. So, yan mga port. 1 pair pa lang nilalabas natin. Tingnan muna natin sa mga possible na yun nga, mga defect. Meron lang dito sa tahe. Pero, not a big deal naman. And, may glue. Yun, may glue. Also, hindi rin siya naman big deal. And, may konting lukot dito. Hindi naman siya crease na ano. Yun nga, katulad yung sinasabi ko, hindi lahat is perfect. Pero, toe box, okay naman siya. So, yun ang unang tinitingnan ko ng, sa sapatos mga port pagka nagpo-purchase ako ng sapatos. Tinitingnan ko muna yung mga possible flaws niya. Kung meron bang mga factory defect. And, okay naman. Kung meron isang hibla na nakaangat. And, hindi naman. Kala ko discoloration ng tahe. Hindi naman. So yun, labas ko yung isang pair para ma-check na rin natin. Yun. Tama ba? Medyo meron siyang lukot dito. Yan. Okay naman. Okay naman siya mga port. Ito nga ang Jordan 1 Heritage na recently released ni Jordan. Typical na leather na ginagamit nila kay Jordan. Yan. Yung tumbled leather dito. Sa Nike swoosh at sa toe box. Yan. Yung typical na tumbled leather ni Jordan 1. And sa toe niya, at saka sa area na to, yan yung makinis, pati rito sa may bandang heel. Pero, ang lambot niya mga apport, ha? So, yun, first impression ko dito mga apport, na-excite ako nung nakita ko palang na i-release to ni Jordan. Pero unfortunately nga, hindi tayo nanalo kay Jordan. So, yeah. Pero meron, nakakukuha pala tayo ng pair. Ang nga pala mga apport, ang kuha ko dito is 100 dirhams more kaysa sa pag nanalo ka sa raffle. I don't know, pero online, sa Foot Locker, nakuha ko siya ng 100 dirhams na mas mataas. So yun, nung nakita ko siya mga port, nagdalawang isip ako kung ipo-purchase ko siya. Kasi, gusto ko siya mga port, oo. Pero parang, hindi at gano ka-appeal sa akin yung pagdating sa part na to. Yan, honestly speaking. Parang nakukulangan ako sa black. Parang kulang siya sa black. For me, mga port. Don't get me wrong. Para sa inyo, opinion. At sinasabi ko lang opinion ko. Para sa akin, nakukulangan ako sa black. Sa sapatos na to. Dito lang siya. And sa area na to, parang mas okay siya kung mayroon pang black. Parang ganun.
Pero matakbo na rin sa isip ko mga apport na red, black and white colorway pa rin to ng Jordan. Based on experience mga apport, ma-share ko lang. 2 years ago, nung ni-release yung snake skin na Jordan 1, so black, red and white. Ni-release yung white heel na Jordan 1, yung puti rito. Mid yata yun, mid. Tapos yung sa pang Jordan 1 na ni-release nila yung black toe box. Yan. Yung tatlo na yung mga apport, dinaan-daanan ko sa store. Nabalik-balikan ko sa store mga apport. Pero para sa akin kasi, katulad yung snake skin, pambabae kasi talaga yung snake skin. Pero, unis naman siya. Pwede rin siya gamitin ng lalaki. Pero yung nasa may ano nga is pambabae siya. Hindi ko siya pinorchange. Tapos, yun nga, yung White Hill, na kailang balik ako sa store ng Foot Locker, nandun pa rin siya, hindi ko pa rin siya pinurchase. Ang matindi mga apport nung nirelease yung Spider-Verse na Chicago, hindi ko rin siya pinurchase. Yun, ang mga dahilan mga apport sa may snake skin nga yun, dahil sabi pang babae. Tapos yung sa White Hill at Black Toe Box, mid siya mga apport. Tapos yung sa Spider-Verse naman, ang hindi ko nagustuhan sa kanya, yung black yung... Ay hindi, black nga ba? I see yung... outsole niya na nag-yellow kapag tumagal-tagal. Tapos, yun, basta ganun. Sa mga dahilan na yun, is, hindi pa naman kasi ako ganun talaga ka sneakerheads sa mga panahon na yun. Hindi pa ako ganun ka-addict sa sapatos. Kaya hindi ko pinurchase. Tapos ngayon, nanghihinayang na ako dahil sa presyo niya na tumaas na. Ang taas na ng presyo nila. So, yan. Itong colorway na to, pinurchase ko siya. Maganda siya mga personal. Napaganda yun. No? Tapos, in the market, for sure, colorway na to, katulad ng mga apat na yun, na dumaan na, na nagtaas na yung mga presyo. Ayoko nang manghinayang ulit. So, ito siya. So, for keep siya sa akin for now. Yan. Sama siya dyan sa mga yan. For keep siya. Dahil, sa colorway niya, malupit. Sa mga apport, itong colorway na to, naalala ko yung vlog natin sa may, ano ba yun, Karakeb, nung may bandang Murakabat. Naalala niyo yung nakita kong na Travis Scott, na Cactus Jack, na hindi pa nire-release, wala pang galong collab. Tapos ganit yung style nun eh. Yan o. So, kaparehas nga siya mga apport nung Travis Scott High na fragment. Pareha siya. Yung blue yan. Blue. Tapos ito blue. Ganon siya. Tapos inverted swoosh. So kung gagawa sila ng red colorway nung Cactus Jack na yon. So easy Cactus Jack na kung hindi ka makaka-purchase ng ito na. And yung mga port, ito yung isang pair. Yan nga, tatlong lace ang kasama niya. Nung nakabit sa kanya yung black. Meron siyang red and white. So, yan. Ang ganda. At itong tang niya mga port. Same thing, nylon. May pagka-gray siya. Hindi siya white na white. Hindi siya dirty white. May pagka-gray. Grayish yung kulay nito. And tapos sa loob, meron siyang puti na insole with the red na Nike Air logo. So, nakita. And then, yun, no? Yun. So, kayo mga apport, para sa inyo, anong palagay yung sapatos na to? For keep ba siya or i-release na rin natin? Gaya ngayon na napakaraming nag-re-release na nito mga apport. So, presyo niya is 1-2, may nakita pa akong 1-1, may nakita pa akong 1,000 pero smaller size. So, para sa inyo mga apport, anong gagawin nito? For keep ba siya or benta na rin natin? So, comment down your reaction mga apport kung ano ba itong maganda rito. Kung ikikip ba natin to? Sama natin sa mga to. You know, kita nyo naman. Black and red and white. Yan. Mga ganyang colorway. Tapos meron pa ako lang. Nakatago pa. At siya nga pala, gaya nung naipangako ko nung nakaraan, meron nga nag-request sa atin na anong na nga bang update sa mga sapatos ko ngayon 2022. Gagawin ko rin ng vlog yung upward. Pasensya na at medyo busy lang talaga ako ngayon. Mayroong mga inaasikaso at may mga ginagawa lang din ako dito sa bahay.
So, yan nga mga port, hindi na natin papatagalin ang vlog na to. So, kung bago ka sa channel ko, please, huwag mong kalimutan i-click ang red subscribe button down below. Click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating video. At kung matagal ka nang nanonood at hindi ka pa nakasubscribe, i-subscribe mo na yan! It will be highly appreciated mga port kung i-click mo na ang subscribe button niya. Kaya paano pa nga ba? See you again sa susunod nating video. Yo! Thank you guys for watching. If you like this video, please click the thumbs up, leave a comment, and for more videos, please click the subscribe button, and see you again sa susunod nating video.